Yo mga kabosing, good morning sa inyong lahat. At ngayon, pupunta na naman tayo sa rice mill upang tayo'y bumili na naman ng ating panindang bigas. Pero bago yan, paki-suntok naman yung ano dyan, subscribe button dyan, o kaya uppercutin nyo yung ano yung bell button. At yun lang. At sana para dumami rin tayo dito. At teka, umiiyak ang baby ko. Yo mga kabosing, good morning sa inyong lahat. Ngayon, pupunta na naman tayo sa rice mill at bibili na naman tayo ng bigas kasi wala na tayong paninda at may nag-order sa atin sa job site ng 3 kaban para sa canteen ni Mang Pidel, yung katandim ko sa ano, sa construction, yung foreman sa construction. At pero bago yan mga kabosing, pakitusok naman yung subscribe button dyan kung pwede naman, at pakikalimbang na rin yung bell button, at pakakalimbang nyo ng bell button, pakatusok nyo ng bell button, tusukin nyo na rin yung all para lagi po tayong updated sa ating mga video yung ina-upload sa ating munting channel. Yan. Kung nagawa nyo na po yun, maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. Pagpalain tayo yun ng pagpalain nawa tayo ng ating amang nasa langit. Yan. Okay. At yun lamang po. Maraming salamat. Magandang araw o magandang gabi saan man kayong dako naroon sa ating buong planeta. Yan. Maraming salamat at abang-abang na lang. Abang-abang na lang. Bye! Narito na po tayo sa Intercity. Nandito na po tayo. Ayan po ang mga presyo ng bigas ngayon sa ano, Mucha rice mill. Ayan. Ayan. Medyo malabo mata ko mga kabusing. Assorted 1550 Golden Dragon 1600, Peacock 1600, Elaine Rice 1660, Orchids Brand 1700, Orchids ano yan, MJM 1700, Big Brother 1750, G Lion Golden Lion siguro yan mga kabusing, 1850, Farmer G 1950, Lady Jasmine Blue 1970, Flamingo Thai Rice 1930, Bachelor 1960, Gold Cup 1 1980. Yan. Ba yun? Lady Jasmine. Lady Jasmine Orange. Lady Jasmine Orange DT8 1970, Kuhako Yellow siguro yan, DT8 2000,
Orchid DTA 2000, Kuku Pandan, siyempre ang pambato ng mutya, buo 2040 yung isang sako po yan, mga kabusing nyo. Yung ito naman half nasa 25 kilos, Mercedes 830, Bamboo 860, Gumamela 860, CID 1020. Dinurado na, sir. Oh, dinurado daw yung CID na yan, mga kabusing. Nabila ako. At Kuko 1/2 1020. Ayun, ito naman malagkit. White 1800, Brutus 1900, Kuhako 1900. Ayun. Dito po yan sa Mocha. Okay, mga kabusing, order na po muna tayo. Bye-bye. Okay, tapos na po tayong magbayad, mga kabusing. Yan. Ito na. At ipapakarga na natin. Bubuksan na natin ang ating Yan. Ayusin muna natin. Papakarga na natin. Ilan po? Wala po eh. Kuha tayo ng pang thumbnail, mga kabusing. Ito na lang. Kuya, okay lang dyan magkita, pero wag sa loob ng bubeka. Pagkita itang kami. Ayon, mga kabusing, tapos na tayong mamili at pinagbawalan tayong mag-video dyan sa loob. Hanggang dito lang daw pa tayo sa bungat, kaya ang nakuha natin yung ano lang, yung presyo nila, pero bawal daw mag-video sa loob ng bodega kasi marami daw nag-video dito, mga kabusing, ang kaya pinagbawal nila yung ganon kasi kiniklaim daw nila na sa kanila yung bodega, sa kanila yung rice mill. Yun, pangit naman talaga yun. Ako, tayo mga kabusing, hindi natin ginagawa yun kahit yung sa ibang rice mill. Inaano natin kung sinong may-ari. Hindi natin naangkinin yan. Hindi natin kaya yan. Kasi, ano yan, milyon ang puhunan dyan. Kaya, dito na lang tayo sa sasakyan habang hinahanda nila yung ating pinamili. Dito lang muna tayo sa garahe nila. Yan. Bawal daw pumasok sa loob na mag-video-video. Kaya hanggang dito lang sa bungad. Entrance lang. Sundin na lang natin sila, mga kabusing. At yan, hiningi ko naman yung number nila kasi patunay na hindi natin inaangkin ng rice mill nila. Tayo'y taga-pamili lamang at taga-update ng mga presyo ng bigas. Pero pinayagan naman tayong mag-update ng presyo ng bigas, mga kabusing. Ngayon, ang magtatanong kung sinong sinong may-ari ng mutya, di ko alam. Pero dito tayo namimili. At sa mga magtatanong, mga kabusing, yung number ng mutya, contact number nila ay sulat nyo na: 0927 409 4619. Ayan, baliktad. Ayan, 09, baliktad kasi,
mamaya na lang. Basta, yan, ulitin ko mga kabusing. 0927-409-4619. Yan ang contact number ng Mucha Rice Mill mga kabusing yan. Okay. Pwedeng mamili dito mga kabusing kahit sino. Wala silang pinipili. Hindi lang to pang negosyo, kundi pangkonsumo ng pamilya nyo. Yan. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. mali pala. Hindi lang pampamilya, pwede rin pambenta. Yan. Ayan na. Sige. At ano natin yung paghahanda nila. Ayan. Ayan na mga kabusing yung ano natin na bigas nating binili, hinahanda na ni Kuya. Yan. At habang hinahanda, yan. Dito lang tayo sa labas pero dito pa rin tayo. Ay dito tayo sa sasakyan mga kabusing. Sa loob tayo ng sasakyan. O yan, ito kasi nagpipicture-picture rin si Kuya. O. Baka yan ang sinasabi niyang ano? Yan. Hindi natin naangkinin ang rice mill nila mga kabusing. Wala tayong ganong ano, ganong purpose. Ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ang ay kay Pedro. Yan, sinasabi ko lang mga kabusing para ano, kung mamimili kayo dito na kayo kasi mas mura dito. Kahit pinagbabawalan tayong mag-video-video, mas mura kasi dito. Yan ang totoo mga kabusing. Kaya kahit ako pinagbabawalan ng management na mag ano, hindi pala management, secretary siguro yun. Yun. Ang importante mga kabusing na i-update ko kayo ng presyo ng bigas kasi hindi naman bawal yung kunan natin yung videoin natin yung ano nila, yung ano, yung presyo ng bigas nila. At kung ipagbawal nila yun ang makuha yung presyo ng bigas nila, lilipat na tayo ng pagkukunan mga kabusing. Yung mga rice mill na hindi tayo pagbabawalan na makuha ang kanilang presyo. Kasi yun ang tungkulin ko para sa inyo. Ang i-update ko kayo sa presyo ng pagkain nating kanin na bigas. Yan. At medyo matagal-tagal pa yan si Kuya. Pero sa XTN mga kabusing, pinapayagan ako doon sa loob. Iisa lang naman yan sila ng ano eh. Ito daw kasi ang may-ari nito, yung ano na yata, yung magulang, tapos yung may-ari ng XTN, yung anak. Yan. Siguro sa XTN walang umaangkin na kanila yung ano, kanila yung rice mill. Ipinopost daw kasi sa Facebook mga kabusing na pag-aari nila yung bodega pati yung letterhead yata nila na Mucha Rice Mill. Inaangkin daw ng ano, mga nagpipicture-picture dito na ipinopost sa Facebook page nila. Ayun ay pangit naman talaga yun mga kabusing. Yan. Abang inahanda ni Kuya ang bigas natin. Yun.
tayo eh. Ano na eh? Kahit alin kuya. Ay pawas tayo ba? Yung ano yung orchids doon sa ano sa likod. Likod. Solo ni kuya. Oh, yan po ang sekretary na nakausap ko. Yan. Okay. Sekretary daw dati yan din sa STN. Pero baka yan napag-uutusan rin lang naman siguro yan ng kanilang amo. Siyempre naman susunod yan. Susunod yan sa nagpapasahod sa kanya mga kabusin. Siyempre susundin nila yung papasahod sa kanila kasi baka di sila swilduhan. Yon. Eh dito na lang kuya. Sa may banda dito at saka dyan sa likod. Ay dyan. Okay. 1-0. Pandan na po yung kinakarga niya. Yun ang mga paninda ko. At yung tatlong orchid si di-deliver ko kay Mang Pidil doon sa construction site. Nag-bound. Ah, kuya, pamerienda. Pag-isara na lang po. Okay. Yun. Tapos na tayo mga kabosing. At yan. Dito tayo namili sa Mucha Rice Mill. Yan. Dito luya ako nakapag-picture doon ng ano. Bala ko sana pumicture man lang ng pang thumbnail. Okay, at yun na nga mga kabosing. Oh. Ubus na. Tapos nang magkarga. At tayo ilalarga na. Okay, bye-bye Mucha! Okay, tulad ng nasabi ko mga kabusing, tayo ilalarga na, ayo papunta sa job site at i-deliver natin yung tatlong kaban kay Mang Pidil sa ano sa kantin niya para pangtinda niya. Okay. Bye-bye na mga kabusing. Tayo ilalarga na. Okay, una sin otra, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.
Oke, yung mga padaan-daan lang naman dito mga kabusing sa MacArthur Highway. Kung kailangan nyo ng bigas, punta na lang kayo dyan sa Intercity. Napakamura ng mga bigas sa rice mill, mga rice mill. Yan mga kabusing. At para makatipid tayo sa panahon na ito, lalo na ngayon na grabe ang paghihirap dahil sa pandemya ng COVID-19. Yan, kailangan nating magtipid mga kabusing. Kung padaan-daan lang kayo dito sa MacArthur Highway, at syempre halos araw-araw kailangan natin ng isasaing sa ating, para sa ating hapagkainan. Dito na tayo pumili mga kabusing sa mga rice mill na pinamimilhan ko ng mga bigas. O kaya kahit hindi sa pinapamilhan ko ng bigas, kahit saan dyan, maraming rice mill dyan mga kabusing, nagkukumpul-kumpulan ng mga bigas dyan. Ay, ano dyan, mga rice mill dyan. Yan. Kahit saan kayo magpunta dyan, basta makursunadaan yung magandang bigas at kaya nyong bilhin, nagpapagandahan sila ng bigas dyan mga kabusing, dahil sa sobrang dami nilang mga ano dyan, nagkukumpul-kumpulan na mga rice mill, kaya sila'y nagpapagandahan ng kanilang mga produkto. Yan. At saka unang-una makakatipid talaga kayo mga kabusing pagka direkta kayo sa rice mill. Hindi lang yan pangbenta, pangkonsumo pa ng inyong pamilya. Yan. At hindi lang yan pangkonsumo, pwede rin pangbenta nyo. Motorsiklo lang kayo mga kabusing, kung pangkonsumo lang naman ang kailangan nyo, meron silang 25 kilos, so kalahating kaban lang yun. De, kung ang kalahating kaban ay yung maganda nilang bigas na mabango, kukupandan, kakahalaga ng 2040 yung halimbawa yung isang kaban, de 1020 lang yung kalahati. Naku, kasyang-kasyang sa inyong motorsiklo mga kabusing. May dala lang kayong isang dipang pangtali na PC o lubid o istro. Ayan, makakabili na kayo na pangkonsumo ninyo. Diba? Oh, kahit naka-motorsiklo lang kayo, pwede. Ay, yung kaibigan kong ang si Royle, dealer ng bigas, si tricycle lang yung ano, dala-dala niya, 10 kaya ng tricycle niya, 10 kaban. Oh, isipin nyo yun, parang katumbas yung dala ng tricycle niya, katumbas ng dala nitong Starex ko. Matibay lang yung tinibayan lang yung mulli ng ano niya, tricycle. Kaya kahit 10 kaya niya. Meron sa bubong, meron sa kargadera sa likod, meron sa loob, meron sa unahan, kargadera sa unahan. Yun, kaya ngayon nakabili na rin daw siya ng bahay. Sa may sarili na siyang bahay ngayon na dati nangungupahan lang. Yun. Yan ang kaibigan kong si Ruel na
asawa ni Santa na nandito sa Northville Subdivision sa dito sa pabahay ng gobyerno. Yan. Nabibilad ang ano ko ah, cellphone. Nako, nakalimutan ko. Magti-teleport pala tayo. Magti-teleport pala ako nun, nag-video pa ako ah. Ay, di, pasensya nyo na mga kabusi. Nakakalimutan kong mag-teleport. Sana hindi kayo mainip sa panonood. Sana lahat kayo makarating sa dulo ng ating video. At huwag nyo namang kalilimutang sundutin man lang mga kabusing ang subscribe button dyan. Pati na rin yung bell button, pakisundot na rin. Tusukin nyo ng hintuturo nyo. Libre naman yan. Wala pong bayad yan. At pag nasundot nyo na ang lintik na bell button na yan, sundutin nyo na rin yung all. Yan. Libre naman yan para updated lagi kayo sa aking mga susunod na mga i-upload na video. Yun. Inom-inom din tayo ng tubig. Maganda daw yan. Di bali daw umigit sa 8 baso ang inumin nating tubig sa maghapon. Kuy, dapat ko na ba kasi ako eh. Ay, siya nga pala, ay. Yung gustong magnegosyo ng bigas dyan, huwag na kayong mag-alinlangan. Umpisan nyo na kagad dyan. Kahit sa inyong bahay lang, marangal na negosyo yan. At marangal na hanap buhay yan, mga kabusing. Huwag na kayong mag-alinlangan. Yaong mga walang sasakyan, pwede namang umarkila mga kabusing. At hindi ko lang alam kung merong mga rice mill dyan na nag-deliver ng free. Hindi ko kasi na pagtatanong-tanong. Kayo na lang po magtanong-tanong kung ano, may mga free delivery ba sila. O kaya may charge, pwede na rin siguro. Ikakarga nyo na lang din mga kabusing sa presyo ng bigas natin, yung ating nagagastos sa transportasyon.
Ganun lang naman yan mga kabusing. Huwag na kayong mag-alinlangan. Umpisahan nyo na kagad yan. Kahit munti lang na bigasan, munting bigasan, okay na yan. Ako nga mga kabusing, apat lang na kahon ang akin. At ang panglima sa malagkit, nasa timbalang nakalagay. Timbang maliit lang mga kabusing, lagayan ko ng malagkit na bigas. Dahil apat lang na kahon ang aking, ang nagkasya sa aking tindahan. Kaya apat na uri lang din ang nailalagay. At ang panglimang ay ang malagkit na sa timba ko na lang inilagay. Yan. Pag gusto ninyo mga kabusing, napakaraming paraan. Pero pag ayaw, alam na niyan, napakaraming dahilan. Pero isang advice lang mga kabusing ha, kung kayo'y magninegosyo ng bigasan, huwag kayong uutang ng puhunan, lalo na kung sa Bombay iyon idaraan. Tiyak na ang ipaghahanap buhay nyo yaong mga Bombay lang, at ang inyong pinagpagalan ay masasayang lang na hindi ninyo mapapakinabangan. Yan ang payong kaibigan na nagmumula sa inyong kabusing na ako nga. Yan mga kabusing, munting payo lang, huwag mo niyong mamasamain. Kunting ipon lang mga kabusing, ipon-ipon pa tuwing sahod, tuwing sasahod kayo. Ipon kayo ng, magtabi kayo ng maliit. Yan. Bukod sa sweldo nyo, ang sweldo nyo sa kumpanya nyo ng pinagtatrabahoan, kunin nyo yung sweldo ng sarili nyo. Yung sweldo ng sarili nyo na galing sa sweldo nyo sa kumpanya, sisweldoan nyo rin ang sarili nyo. At huwag nyong ilalaan sa bisyo. Kundi sa negosyo. Ayon mga kabusing, payong kaibigan, payong kapatid, payong kabusing. Yan. Huwag ninyong mamasamain. Pag sumahod kayo sa kumpanya, sahuran nyo rin ang sarili nyo. Itabi nyo yung sahod ng sarili nyo. Kaya kung yung hindi na lang ang sarili mo, o sahod na lang ng kamay mo, ito sahod ng kanang kamay ko, ito sahod ng kaliwang kamay ko, o di, pag naipon niya ang sahod ng kanang kamay mo at kaliwang kamay mo, mga kabusing, yan. O kaya baka pangit ang kahulugan, ang katawan nyo na lang. Ang nag-iisan yung katawan, sahod ng nag-iisan yung katawan na inyong minamahal. Ipunin nyo at ipaglaan sa negosyo na bigasan, kahit munting bigasan lang, basta huwag kayong mangungutang ng puhunan. Hindi naman sa sinisiraan ko ang mga Bombay. Kundi dahil nanghihinayang ako sa inyong pinagpapagalan, sapagkat napakarami kong kinakitaan na
dinaan sa Bumbayang Puhunan, galing sa Bumbayang Puhunan, ayun, walang nangyari mga kaibigan, mga kabusi, mga kapatid. Yan, inup gaga. Hello. Hello. Ano? Hello. Wala kang signal. Hello. Hello, wala kang signal. Walang signal. Walang signal si Mahal. Ang hirap ng signal doon sa amin, mga kabusing, sa tindahan namin. Ay, nasa ano kasi yun, nasa parang nasa kung sa kaldero, nasa puwit ng kaldero yung tindahan ko, yung tindahan namin, at nasa ano ng bundok, napapaligiran ng bundok. Yun, nandito na nga pala tayo sa site, mga kabusing, nasa job site na tayo. Yan, at ano, i-deliver na natin tong bigas. Ay, salubong pa. Dito ako sa gilid. Yay. Naakot na nila. Dumating na tayo, mga kabusing. Naakot na nila yung bigas. Dineliver ko na kay Mang Piril. Yan. Okay. Ganon pa rin. Okay. Tapos na. Ay. Okay. At yung natitira, mga kabusing, itong natitira, doon naman yan sa bahay. Okay, babay na muna, babay. At gagala muna ako dito sa trabaho. Bibisatahin ko muna. Babay. Yan, naka-apat na kami, mga kabusing. Apat na bintana na. Grabe pagod. Yan. Tatlo. Plus yung pinipinturan ni Antonio, katatapos ko lang. Yan, apat. Plus ito, binubuo ko na naman. Kayang binubuo ni Louie, anim, pito. Yan. At, alas 4:30 na, mga kabusing. Uwi na ako dahil Kumasali na naman yung kumag doon sa dulo.
Oke. Tapos na naman ang maghapong pagtatrabaho. Pagod. Ayan na. Okay mga kabosing, tayo'y uwi na at alas 4:30 na. At marami pa tayong ibababa, idideskarga pa natin ng bigas na galing sa rice mill na ating paninda, yan. Kaya okay, abang-abang na lang mga kabosing at magtiteleport na lang tayo upang di kayo mainip sa inyong panonood. At para sa isang iglap, daroon na tayo sa bahay at yan. Isa, pag dalawa, tatlo, abracadabra, birra. Yohoy mga kabusing, nandito na po tayo sa bahay. Nakarating na tayo at tayo ay magdidiskarga na nitong mga pinamili natin. Yan, nabigas. Yan. At grabe. Pagod. Okay, mag-ano muna tayo. Namumula mukha ako sa Kawi Welding, oh. Kailangan kasing makaano ng accomplishment, makakabusing, baka walang saorin yung mga tao ko. Ang baba kasi ng pagkapakyaw ko nun, mga bintana. Hindi kaya ng mga tao ko na sila lang gagawa. Kaya tinutulungan ko na para may saorin sila. At para may saorin na rin ako. Para may makoleksyon ako. Ang sobra sa pasahod ko ay akin na yon. Yan. Ha? Tara tayo. Toink! Ayan. Ha? Diskargay na natin yan. Gumamila at kukupandan yung orchids. Nandun na kimang pidil. Ha? Yes. Gumamila naman talaga order ko. At yung malagkit pala nandyan sa ano, sa hulihan. Okay, mag-aakot na muna tayo. May bibili. May bibili, ano bang pinagkagawa mo dyan? Bilis makatapos.
pini-pini. Tambakin natin dyan, mamaya natin ayusin mamaya natin. 30 po. Mahal may bibili. Kucing kok jan? 30. 35 nga sana yan nay. Takut mga kabungsing. Okay, patay. Ah? Kapit na mahulog. Ah? Muntik na mahulog. Oh, oh, oh. Padan. Ay, anong kinagawa mo dyan? Ba't banyan ka? Ha? Anong ginagawa mo dyan? Thank you, Ren. Meron pa tayong bababa kasi sa likod mga kabusing ha, yung malakit ha.
Luha ko. Super malakit. Yan. Kuha ko, super malakit. Yan. Okay. Hanap muna natin ng sandalan. Yan. Yun, isang kaban kasi to mga kabusing, medyo may kabigatan to dahil 50 kilos ito. Oops. Ito po yan, magkano sa itlog? Itlog? Ah, sa malaki? XL po. Yung ano lang, mabibig ka na siya. Ayan, XL. Ayan, ayan. Isang tray po ba? Mahal, magkano isang tray ng XL? Ha? Ano? 188. Ah, 188 daw po. Ayan dito, says ano lang. 135 ba? Ha? 135 ba? Teka, lupaba ko nga muna. Ha? Sale. Ay. Anong size ba to? Itong nasa ilalim. Medium. Magkano tong medium? 150 lang. 150 lang daw po. Ang small. Small ito. Magkano diyan? Small but terrible. 145, ha? Oh, siya, pili na po kayo at pakilapag na lang sa timbangan. Nabatukan na. Bakal. Ah, baka tumayo ulit kayo, mauntok kayo. Ah. Size pesos. Thank you. Salamat. Sige. Maraming salamat. Ano po sa inyo? 145. Na itlog. Okay. Ah, bye-bye na muna mga kabusing at maraming bumibili. Bye-bye! Okay, salamat po sa inyong panonood mga kabusing. At kung sino man ang di pa nakasubscribe dyan, pakidot-dot naman yung ano. Pakitusok yung subscribe button dyan at yung bell button natin sa baba. At pag napindot nyo na yung bell button, pindutin nyo rin yung all. Maraming salamat po. At salamat sa mga nakarating sa dulo ng video ito. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless and bye-bye!